Dahil is that, sabi namin kaya, kapura. Kapura. Ang gusto mo na magpapahingas na sa at matiyak tayo. Oh, galing! O, oh, yung purang pitre! Dagin. Gawin sa amin sa ilong mo, sa inutusan yung bata. Huwag mo akong utusan na mapunta sa'yo. Ayun ang pang nagawa ko. Kung wala, o di ako nang nagpanigas ng baga. Ha? O, oh, eto, matapos kami pang mag-inom ng ilay. Sa ilugado, pati malaya o pinusa, pinagsinan na. Sabi, up to the fourth degree of the family. O, kung ako ang original sa pamilya, sinong susunod yung aking mga anak? O, sinong susunod sa pananak ko yung kanilang mga anak? O, di ako na. Sinong susunod sa mga anak ko yung anak ko? Yung ako nila. Hanggang sa fourth degree. Pero mo yun, ganoon katindi magalit ang ating salinlahi. Bakit hindi tayo tumupad sa kanyang mga kautusan. Kapatid po namin na mahirap din. Mahirap gawin lahat ang kautusan. Ano? Dahil ang kautusan dito sa lumang tipan, ang sabi lamang ng Diyos ay, huwag kang mga kanunya. Huwag kang mga kanunya. E doon sa kautusan sa bagong tipan sa ating panahon ng ating Panginoon Kristo, yung hindi ka mga kanunya, ang sabi niya, huwag kang titingin sa babae na mayroong pagnanasa pagkat ito ay sa puri ng pangalan niya. Pero mo, titingin ka lang dun sa babae. Napatingin ka dahil naman hindi mo alam kung short yung suot niya o kaya ay pantilid na. Ha? Dahil sa sobrang eksem, hindi sa luhas. Paano napalingon ako? Nagkasala na pala ako nun. O. Pero doon sa lumang tipan ay huwag kang nangangalun niya. Yan eh. Pero sa bagong tipan, tumitingin ka pa lamang ay nangangalun niya ka na. Kaya na kung ang iyong mata, ang siyang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito, sabi niya. Dukitin mo. Ah, mas maganda na lang na pumunta ka sa langit na walang mata, kesa mapasa imperno ka, may mata ka nga, sa imperno ka naman. Sa katos natin, imperno. Ha? Imperno o sa lagi, naroon tayong mata. Ha? So, sa pinagkakit pa. Ha? So, it is by choice. Kung papaano po natin tutuktin sa buhay, gagawin ang mga kapusan ito. Hindi tayo pinisinan ng Diyos dahil kautusan. Pero binibigyan tayo ng gabay ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ito upang ang ating buhay ay no, maging maayos, lumago sa pananampalataya at sa relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, mahalaga sa atin ang sumunod sa mga utos. Alinimang mga bagay na tayo ay kinagabayan, tugtin po natin ito dahil ito ay para sa kabutihan po natin at sa ikakaayos ng sangkatauhan at ng sanlibutan. Kaya nga nawa ang mga kautusan na sa atin pong kasalukuyang panahon ay tugtin po natin ito ng may buong kapagpapaan sapagkat ang mga utos na ito ay ginawa at ibinigay sa atin hindi upang tayo ay bigyan ng pasakit sa buhay, kundi ang mga utos na ito ay upang bigyan tayo ng kaayusan sa ating buhay. Nawa po ay bigyan tayo ng Diyos ng gabay para sa pagsunod sa mga utos na ito at maging higit na maging matibay ang relasyon natin sa ating tagapagtipa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,